Ramos, welcome back to my YouTube channel, mga bro. Ang gagawin natin ngayon ay isang Samsung na surplus, Korean surplus ito. Ito, wala pa yata akong na-trouble na ganito sa aking vlog, pinakita, kaya naisipan ko siyang videohan para i-share sa inyo yung solusyon itong trouble niya. Nag-oscillate naman to, tsaka may power. May display. Pero ang display niya ay ayan. Color blue lang na may retrace line. Nag-react yung camera. Ayan, nakita niyo. Color blue retrace line. Yan ang trouble niya. So magpo-focus tayo niya sa RGB, CRT, at tsaka sa ating picture tube. So umpisa na natin, mga bro. Mag-test voltage muna tayo. Ayan, mga bro. Ito na yung board niya. Mag-test voltage muna tayo sa ano niya. Sa red, green, blue. Ating kalimutan yung ating body ground. Ayan. Pag nag-test voltage tayo. Lalo na DC. Saksak na natin. Saksak ko na, mga bro. Yun, doon pala siya nag-oscillate. Ano yung heater niya? Yun, mayroon siyang kulay blue. Test voltage muna natin yung RGB habang naka 250 volts DC tayo. Check natin yung blue. Yung blue. So yun, wala siyang voltage. Ayan. Ito yung blue. Zero voltage siya. Yung red, meron 125. Yung green, meron din 125. So yung blue nagda-drop. Bali, mga possible na sira yung IC na to. Para sa red, green, blue. Yung ano niya, color amp. Hindi siya katulad ng ibang TV na transistor para sa magda-drive sa red, green, blue. Yan, isang buong IC, tinatawag na color amp. Bali, yung blue natin, ayun, zero talaga, walang voltage. Ayun, no? Possible na pwede rin na baka yung picture tube natin yung may sira, shorted siya. Pero i-analyze muna natin yung trouble niya. Pwedeng ano, hindi. Bunutin ko muna. Iingat natin para ma yan. Bali, hindi siya naka-connect. Sabit lang natin. Tapos test natin yung voltage. Kung magiging normal. Focus ko lang. Yan. Bali, nakabunot siya nyan sa picture tube. Yung CRT socket natin. Tapos test natin kung magda-drop yung ating color blue. Ayan, bali, yung color blue meron siya. 160 volts. Yung green, ganun din. Yung red, ganun din. Bali, talagang possible na sira natin eh yung ating picture tube. Try naman natin siyang i-rejuvenate gamit ang ating rejuvenator. Ito matagal na sa akin to, ginawa ko lang to. Baka meron na rin kayong mga ganito. Baka magtaka kayo, iba yung design ng akin. Pero pareho lang yan, mga bro. Iba lang yung ano. Parang iba lang pero same lang sa mga ginagamit nyo. Ngayon, kung wala kayo, comment down na lang kung gusto nyo i-share ko yung diagram niya. Paano ito gawin?
Napakadali lang naman ito, ginamit ko dito yung ito yung ano, yung kit na power supply kit na maliit. Project sa mga electronics school. Yan yung mga pinapabuo. Bali tinanggal ko na yung ano niya, mga rectifier. Bali AC yung labas niya sa secondary, ito yun. AC. Yung ilaw natin nasa primary connected yan. Sa AC ring yan. Itong out niya, nasa 5 volts lang itong out niya. Ito yung kukunect natin sa heater. Tapos ito yung nakasiris sa isang linya. Papunta ito sa RG, sa ground. G1 pala, sa G1. Tapos ito naman yung papunta sa RGB. So, ilalagay ko muna tapos makita ko yung mangyayari pagka nag-rejuvenate tayo. Ginagamit ito kadalasan pagka maputla na yung display natin. Pero dahil may shortage yung picture tube natin, pwede rin siyang gamitin. Bilang ano, shortage killer. Bali, tanggalin ko muna yung board. Tira natin yung CRT socket. Para makunek natin yung mga wire natin at ma-rejuvenate. Ito na mga bro, nakakunek na yung secondary natin na 5 volts AC. Connected siya sa ground tsaka sa heater. Yung dadaan naman sa ilaw. Yan, mula sa AC yan ha. Yung 220 volts. Hali, primary. Dadaan sa ilaw, papunta sa blue BK. Yung BK, hindi blue cathode tawag doon, kundi yung K, killer tawag sa kanya. Hindi ko lang bakit killer. Tapos yung isa naman, yan, connected din sa AC. Papunta naman siya sa G1. Yan. Tapos, saksak na natin. Huwag nyo lang tataasan yung voltage ng ano, ng heater natin para hindi masira lalo yung tube. Mababa lang kung magtatanggal lang tayo ng shorted niya. So, nakakunek na, isaksak ko na, i-try natin. Nakita nyo yung ilaw yun, pagka minto na siya kaya pumutla na, pwede natin bunutin tapos try natin kung anong nangyari sa picture tube natin, kung natanggal ba yung shorted o hindi. So balik ko muna yung board tapos try na natin yan mga bro. Bali sinubukan ko na siya sa kanyang picture tube, binalik tapos nung i-try ko wala man nangyari, ganun pa rin. Retrace line na color blue. Kaya possible na malala na yung tama ng ating picture tube. Kaya naisipan ko siyang hanapan na lang ng ibang picture tube. Buti meron sa junk. Ayan. Galing siya sa ano, Philips. Ito yung board ng Philips na to. Sariwa pa naman kaso, crack. Ang dami niyang crack. Ni-repair na rin siguro ito ng ano. Ang technician na yun. Puro jumper na. So, kunin na lang natin yung picture tube niya. Kasi, mas malapit to sa, ano, sa, mas match siya sa Samsung. Kaya, ito na lang gagamitin natin. Ngayon, inilagay ko na yung board. Ayan. Pero hindi ko pa natanggal yung picture tube sa kaha ng Philips. So, i-try natin kung same result siya. Pagka naging okay dito, nawala yung retrace line, malinaw yung display, yung ang picture tube natin, shorted na sa loob. Malamang ano yun, nalaglag. Ganun kasi nagiging result pag nalaglag. Yung iba naman, nagiging rainbow yung kulay. Kaya, try natin. Okay.
Yung yoke na ginamit ko ay yung dati pa rin. Yung sa Samsung. Ngayon, pagka nagkaroon siya ng mantsang kulay, gamitin natin yung original na yoke nito. Mag-adjust na lang tayo sa vertical at horizontal. Try ko na siyang isaksak. Ayan, nag-oscillate na. Yun, oh. Diba? Nawala yung retrace line. Ayan, nakita nyo. Plain blue lang siya. Yung nakikita nyo yung guwit-guwit na yan, ano lang yan, reaction lang ng camera sa liwanag na yung picture tube. Diba? So, yung sira talaga natin yung picture tube. Dahil nung nilagyan natin ng ibang tube, binigay natin yung board sa ibang tube, eh, gumanda yung kulay niya. Maliwanag. Yan naman yung pinaka, ano, pinaka magandang solusyon. Ayan, oh. Yun lang mga bro, bali mamounting na natin yung picture tube tapos isasara ko na. Tapos i-burn test natin ng about 10 minutes bago ibalik sa customer. Yan mga bro, bali nung tinesting ko yung tube, nakaangat siya, so ang ginawa ko, binawasan ko ng cutter blade dito. Konti lang naman yung angat niya. Lahat ng parts, lahat ng sulok. Cutter blade lang pinantanggal ko. Kasi plastic lang naman yung madali yung mabawasan. Natatabas agad dyan ang cutter blade. Bago natin ibalik yung picture tube, maglalagay pa tayo dito ng goma. Para in case na sobra yung ano, yung tornilyo o kulang, mahahabol siya nung goma. So, hanapin natin kung saan ko nailagay. Yan mga bro, nailagay na natin yung picture tube pati yung kanyang board. Yan yung bago ng picture tube ngayon. Chungwa. Pag maglalagay kayo nito, huwag nyo kalimutan itong wire na ito. Yung audio video sa gilid. Kasi connected din yan dun sa speaker natin. Sa audio. Kapag wala yan, wala tayong sound. Parang yung kakilala ko dati. Binuksan niya lang daw na wala nang sound. Nagpala, hindi man lang hindi niya inilagay yun. Hindi niya alam na apektado yung sound. So, try na natin mga bro kung meron ba siyang mantsa o wala. Pangit kasi pagka may mantsa. Tayo nating mag-blue back. Natural yung color blue na ano, yan. Ganyan. Ibig sabihin yan, blue back. Diba? Normal na siya. Hindi na rin tayo nag-adjust ng yoke. Sinaganda lang natin siya para wala siyang mantsa. In case na mayroong mantsa naman, ibalik natin yung dating yoke. Yung yoke ng picture tube. Tapos mag-adjust na tayo sa vertical. Pero yan, okay naman yung original na yoke ng Samsung, kaya yan na lang ang inilagay natin. Yan lang mga bro, maraming salamat sa inyong panonood. Abangan nyo pa yung aking mga susunod na video dahil marami pa tayong i-upload para sa ating mga baguhan sa larangan ng consumer electronics. Maraming salamat.